Ngayong umaga ay bibisitahin natin ang ating munting hardin. Ayan. Okay, so sa itaas nito ay meron tayong alugbati, Malabar spinach. Okay. So itong alugbati na ito, malaki yung dahon niya kasi bukod sa maganda yung lupa ay mula siya sa buto. So iba kasi kapag galing siya sa buto, mas maganda yung tubo niya. Unlike kung stem yung itatanim natin. Okay? So ito ho ay rich in vitamins, minerals, fibers, and phytochemicals. So ito yung bunga ng alugbati. Ayan. At kapag ito ay hindi mo namamalaya, nalalaglag ito sa lupa, napakadali lang din yang tumubo. So, perennial to eh, kahit na hindi mo masyadong alagaan, tutubo na siya. Mas mahirap pa alagaan ang relasyon nito eh. Oo nga. Kapag yung mga buto na yan, kapag inilalagay mo sa ilalim ng lupa, tumutubo na siya. So, ayan. Ayan. Tumutubo na siya. Ayan ay sili. So, ayan. Tumutubo na siya. Napakadali lang niyang tumubo. So, ano ba ang benepisyong hatid ng alugbati? So, ang alugbati, unang-una, ito ay nakakatulong sa paglaban ng mga free radicals na pumapasok sa ating katawan. So, mga free radicals, ito ay makikita or matatagpuan o makukuha natin sa hangin, sa tubig, sa pagkain, sa usok, o kahit na ano pa. So, ito ay nakapagbibigay ng sanhi ng maraming sakit. So, ito ay nakakatulong ito upang labanan ang mga free radicals na pumapasok sa ating katawan. Then, number 2, it improves digestion. Dahil sa rich in fiber itong dahon niya, ay nakakatulong siya sa digestion. At saka low sugar content din ito, kaya madali siyang ma-digest. Yung mga constipated dyan. So, makakatulong ang adequate amount of alugbati na i-take ninyo. The number 3, it improves eye health dahil sa taglay nitong lutein at zeaxanthin na nakakatulong upang mapangalagaan nat ating mata. So ayan. So sa pamamagitan ng pagkain nito ay mas maliwanag kung nakikita na ang katotohanan na wala na nga siya. Char. Pang-apat, itong alugbati rin ay nakakatulong upang maging matalas ang ating pag-iisip. Kaya guys, kung may nagkakautang man sa inyo, regaluhan nyo ng maraming alugbati nang sa ganun ay maaalala nila ang kanilang mga utang sa inyo. Okay, so yun po, no? Ang pangunahing mga benepisyong hatid ng gulay na ito. Kaya simulan nating magtanim at kumain ng gulay na ito upang kalusugan natin ay ating mapapangalagaan. So ayan, magtanim na tayo guys kasi madali lang naman siyang itanim at syakaan. Madali siyang tumubo. So that's all for today. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, mag-subscribe lang kayo sa channel ko at click ang notification bell. Thank you po. Bye-bye.